Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So sa araw na to guys, may idadiagnose tayong Jeep Grand Cherokee na 5.7 engine. So bago tayo magsimula dun sa checking, physical checking, so kailangan pagpasok ng customer dito, i-check natin guys yung DTC muna niya. Baka may mga DTC siya. So ang issue nito guys is no coolant on system but no overheating engine. So sundan nyo lang guys yung video para may makuha kayong kaalaman at saka detalye sa pag-ayos at diagnose. So huwag kalimutan guys mag-subscribe at saka click the notification bell button para updated kayo guys sa mga video na ilalabas ko. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So ngayon, dadiagnose natin yung Jeep Grand Cherokee na to. So, wala siyang tubig sa radiator at saka sa coolant, sinusuka daw. Pero hindi siya nag-overheat. So makikita niyo diyan, hindi nga nag-overheat. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-scan muna natin para may record tayong DTC. So, Jeep to dinadiagnose natin. So, makikita nyo, matagal na ito umaandar. Pero walang overheat doon. Ito yung temperature. Wala siyang overheat. Wala rin siyang vibration, shaking. Wala. Wala rin siyang check engine. Pero walang tubig sa radiator at saka sa coolant tank. So titingnan natin, binasahan natin ngayon kung anong mga fault ito. So TCM, hindi naman related yan. Tire pressure monitor, tapos exhaust, heat and ventilation, driver door module, memory seat. So, titingnan natin yung hatchback kung anong problema. Baka related dun siya sa ano, hatchback. Baka yung fan hindi gumagana. Ah, wala. Hindi naman ano, related. So, yan yung mga code nya guys. Niscan natin. So far wala siyang related TCM, TPM, HVAC, pero module ng ano, door, yung ventilation. So wala siyang ano, related doon sa ano. Wala. So titingnan natin kung tumataas pa rin ba yung temperature. Tapos punta tayo dito. Dito daw yan o, kumukulo. So, kumukulo siya. Kumaya stock open yung stock open yung thermostat dito kasi kumukulo siya. Stock open or else mayroon singaw. So titingnan natin sa baba kung may leak. So far wala siyang leak doon sa makina, dito lang tumutulo sa may kulang. So papatayin natin to. Pero titingnan natin kung nagbubukas yung thermostat doon tayo sa engine. Tingnan natin kung nagbubukas yung thermostat guys. Ikita natin dito kung nagbubukas ba siya. So far ay nangalaha, ay hindi pa naman siya nangalahati.
special function. Ito tayo sa special function, hanapin natin yung kulan kung nagbubukas ba yung ano thermostat. So wala siyang ano active test radiator. Hinapin natin yung coolant. Engine coolant temperature. Ayan, ito yun siya. Engine coolant. Engine harara temperature. Huh? Harara. It's temperature, temperature here. Yeah, it's normal. Normal? Yeah. So, dyan guys, makikita nyo normal yung reading niya. Nagtataka tayo. Pero suspected parts ko nito guys ay thermostat, stack open, at saka yung radiator fan stack up short na siya. So yung initial findings natin guys ay thermostat, tapos yung radiator fan. Kasi yung radiator fan naka-off doon sa system sa scanning. So stack up open yung thermostat, stack up short circuit yung fan. So ipi-physical check natin yan guys, yung fan, at saka titingnan natin kung maingay rin at saka may leak yung water pump nya. Kasi sa sensor naman nagbibigay naman ng voltage range at saka reading yung sensor coolant nya. Tapos i-check natin guys yung fuse box niya, yung fuse relay ng radiator fan, at saka fuse usable na link ng radiator fan. Tsaka i-physical na rin check natin yung water pump. So unang gagawin nyo guys, i-check nyo yung mga fuses at saka relay baka maya yun ang defective. So check natin. I-check natin yung fuse QCM. Hanapin natin yung fan. Hanapin natin yung radiator fan relay. You have problem for reviews? No, I will check radiator fan. Want to check for this car? Huh? Same this car. Yeah. Your boss. Yeah, the same, see? The same computer and same box. You want to change? Change. Key1, key1, key2. Key2 1. قال والله نحن الحين في إدارة الشؤون الموظفين. نعم. هذه دحين عندنا كيوان كيتو شؤون الموظفين. طيب هذا شؤون الموظفين في أي فرع حاطين أنتم في أي مكان عشان أعرف أنا أتواصل معهم. قال عشان أنا شد يدي. قلت له بحاجة شد يدي قادمة يعني. قلت له
طيب والحل. كيف شو الموظفين هذه وين؟ قال هذه شركة جبناهم نحن عشان هم يستلموا شو الموظفين في عقودهم وعقودهم وكل حاجة. ايوه قال له طيب، قال هي هذه في الرياض. وبعدين يعني عشان اعرف اذا الزبد نديته الفلوس نطلع على حاجه ولا لا عشان اعرف. خلينا عن الموضوع، احنا بدنا نسوي لكل عقود نسوي كل واحد اوراق جديده وما اعرف شو، نبغى نظبط الكفالات. ايوه قالوا طيب خير ان شاء الله. So diyan guys, tatanggalin natin yung radiator fan relay low at saka high. So physical check natin at saka amuyin natin kung sunog na siya. So so far okay naman yung physical appearance niya at saka hindi naman siya mainit or nasunog. So ganun rin guys yung kabila. So gagamitan natin ng senses natin, yung pang-amoy natin at saka yung paningin natin. Aamuyin natin kung sunog na at saka titingnan natin yung appearance kung nasunog na siya at sa sobrang init ba niya. So so far so good naman siya, pati yung fusible link niya. So lahat ng fuses ididiin nyo yan guys, kasi minsan na maluwag yan sila. Check natin guys yung fuses tsaka relief. Gira-gira na naman sila guys. Check natin. Tapos kailangan nyo i-diin to kasi minsan ito nakaangat yung mga ano. So chinik natin yung fuse tsaka release, baka maya pumuto lang or nag-short na yung motor sa ano, kaya ayaw kumana nung pan. So pan yung iano natin dyan. Okay na yung ano dyan really. So dito guys napansin natin guys yung pan is malaki na yung alog. Ayan o. Gaganon-ganon na yung pan. Gaganon-ganon siya. Ayan o. So, sira na tong pan na to. Yung bearing nito. Tsaka yung ano, gumasgas na to. Short na. Ayan. So, pan yung ano natin. Suspected parts kasi dito sa relay radiator okay naman tsaka ano fuses. Ha? Mapikot fan. But the fan it's wiggle already. You need change yani? So it's wiggle. كيف انت امسك ايري فيك يا بس؟ Noise? لا ما في نويز بيكوز ما في شغل. دخلتوها شفتوا مروحة تعبانة؟ ما شفتها انت؟ ما في صوت يعني؟ والله شنقلك. So ito guys radiator fan low, radiator fan high na relay, radiator fan low, radiator fan high na relay, tapos yung fuse niya F3. So so far wala naman siyang problema, hindi nasunog, hindi rin to nasunog at saka hindi rin pumutok yung fuse. So initial findings natin guys is papalitan natin yung radiator fan ito at saka thermostat. Yan yung ano natin kasi baka maya stock open na dito yung thermostat dito at saka stock up na to dito radiator fan. So wala siyang leak sa water pump dito saka sa mga hoses. So yan yung ano guys, dito sumuka na dito yung tubig, sumuka na dito sa coolant tank. So yung initial findings natin yan, engine coolant yung ano
windings natin ay papalitan natin ng thermostat at saka radiator fan, kasi yung fuse naman okay naman, yung fuse saka relay. Okay naman ang fuse tsaka relay. Chinik natin yung fuse tsaka relay, okay. Yung low na relay tsaka high na relay, okay. Pati yung fuse niya na F3, okay siya. So ngayon, ang ano natin, radiator fan. Tsaka. So ngayon guys, itataas natin guys yung sasakyan sa 4-post lifter para ma-check natin, baka maya may mga leak pa na iba doon, para may address natin sa may-ari yung ibang mga problema niya sa sasakyan. So from suspension, i-check natin from to cooling system to lubrication system at saka mga other system sa underneath ng sasakyan. So watch out na lang guys, at saka subaybayan nyo lang yung video para may makuha kayong idea sa mga checking at saka sa mga system ng sasakyan kung ano yung i-check underneath. So from suspension system, cooling system, lubrication system, pati sa drivetrain at saka sa ano niya, electrical system, saka sa mga system na related lahat sa sasakyan na nandyan sa underneath. So watch out na lang guys, at saka learn more from this channel. So ngayon guys, pina-general check up sa atin yung sasakyan under chassis. So unang nakita natin doon guys sa oil leak is yung crankshaft front seal at saka yung oil ano niya diyan banda, yung crankshaft front seal at saka yung oil filter seal niya tumatagas. Yun yung sa oil leak na issue na nahanap natin. Pero sa coolant leak is yung heater, kasi kinundim na nila guys. So yung hose doon sa heater hose nagli-leak sa likod, tumutulo. So yun yung ano natin guys, nakita sa coolant leak yung heater hose nagli-leak doon, at saka sa dito sa oil leak is yung front crankshaft seal at saka yung oil filter seal niya nagli-leak. So yun yung i-address nating concern. About naman sa under chassis guys ay sa brakes niya okay naman, tapos sa suspension niya is okay rin naman, walang leak yung mga shock absorber, yung mga suspension na bushing okay. So yun yung ano atin, pati sa brake okay naman yung brake tsaka rotor brake. So yun guys yung ano natin doon sa issue na ano, cooling fan, radiator at saka yung thermostat, kasi na check na natin yung fuse at saka relay okay naman. So thermostat tsaka ano, radiator. So yun lang guys, sundan nyo lang yung video para magkaroon kayo ng idea guys. So ngayon guys, yung initial natin na ano, papalitan sa issue dito sa issue ng cooling system issue is ipifix natin yung heater hose leaks nagli-leak, tapos papalitan natin ng thermostat dahil stock open yung thermostat, tapos radiator fan motor dahil nagsho-short.
Tsaka mag-a-add tayo ng coolant dahil low level siya. So, lubrication system issue sa oil, prong crankshaft cell leak niya, tsaka oil filter cell leak. So, yun lang ano natin guys, i-request sa may-ari. Kasi yun yung nahanap natin sa issue na concern niya. So, itong issue guys, ay hindi tumataas yung temperature sa gauges, pero walang tubig sa radiator, pero sa coolant tank kumukulo yung tubig. Sa coolant tank kumukulo yung tubig, tapos sa radiator walang tubig, tapos sa coolant temperature reading niya ay normal yung reading, walang tubig sa radiator, bumubulwak yung tubig sa coolant. So yun yung symptoms ng issue na to guys. So hopefully maging okay yung sasakyan na to at masatisfied yung may-ari. So yun lang guys yung ano natin, update ko kayo. So Jeep Grand Cherokee to guys na 5.7, yan yung 5.7 na Hemi engine. Sundan nyo lang guys yung video.